May mga bagay o nilalang na maaring lihim na nabubuhay sa loob ng ating katawan na kadalasan ay hindi natin namamalayan. Ang ilan ay nagagawang makapasok sa tao sa pamamagitan ng pagkain, habang ang ilan naman ay sa pamamagitan ng itlog na naipapasok sa loob ng ating balat, na kung yung iisipin ay talaga namang nakapangingilabot. Subalit sa video natin ngayon, hindi insekto, bulate o ano paman ang natuklasan ng mga doktor sa loob ng katawan ng lalaking ito. Ano kaya ito? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Katropa, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Shoutout po pala sa 5 pinakamagandang comment sa ating last video. Aakalain mong 9 na buwan ng buntis ang 36 na taong gulang na si Sanju Baga. Mula pagkabata ay naging tampula na siya ng panunukso at pangutya dahil sa hindi pangkarniwang paglaki ng kanyang tiyan. Si Sanju Bagat ay tubong Nagpur, India at walang ibang ikinabubuhay kundi ang pagsasaka. Kaya kahit may karamdaman at nahihirapan ay hindi niya magawang magpatingin sa espesyalista. Subalit noong June 1999, halos hindi na makahinga si Sanju dahil sa patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. Kaya agad siyang isinugod sa ospital sa Mumbai kung saan isinailalim siya sa isang emergency operation. Inaasahan ng mga doktor na malaking tumor ang lumalaki sa loob ng tiyan ni Sanju. Subalit matapos nilang hiwain ang tiyan nito, isang nakapanginilabot na bagay na hindi pa nila nakikita kailanman ang natuklasan nila sa loob. Sa loob ng tiyan ni Sanju, nabuhay ang isang half-formed creature na nagtataglay ng mga buhok, paa, kamay at ari. Sa unang tingin ay aakalain mong nanganak si Sanju, subalit paglilinaw ng mga doktor, hindi sanggol ang inalis nila sa loob ng tiyan ni Sanju, kundi ang katawan ng kanyang kakambal. Napag-alaman ng mga doktor na tinataglay ni Sanju ang isa sa pinakakaibang medical condition sa mundo na tinatawag na fetus in fetu. Ito ay isang napakabihirang abnormality na nangyayari kapag ang isang fetus ay nakulong o natrap sa loob ng kakambal nito. Ang natrap na fetus ay patuloy na mabubuhay bilang isang parasite sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pusod na sisipsip sa supply ng dugo ng kakambal nito hanggang sa lumaki ito at magdulot ng panganib sa buhay ng kakambal nito. Karaniwan sa mga ganitong kaso ay namamatay na ang magkakambal bago pa man maipanganak. Subalit minsan, kagaya sa kaso ni Sanju, ay nagawa niyang mabuhay hanggang sa siya ay ipanganak at nagawa niya rin suportahan ang buhay ng kanyang parasite na kakambal sa loob ng 36 na taon. Pagkatapos ng operasyon, agad na guminhawa ang pakiramdam ni Sanju. Subalit tumanggi siyang malaman o tingnan man lang kung anong bagay ang inalis ng mga doktor sa loob ng kanyang tiyan. Para sa mga doktor na nagsagawa ng operasyon, maituturing na isang milagro ang kondisyon ni Sanju. Subalit para kay Sanju, isa itong kahihiyan na kailanman ay hindi niya malilimutan. Sa ngayon, nasa maayos ng kalusugan si Sanju at namumuhay na ng normal. Subalit nakatatanggap pa rin siya ng panunukso paminsan-minsan. Pinagtatawanan pa rin siya ng ilan niyang kapitbahay at iniisip na sumailalim siya sa operasyon dahil sa panganganak ng sanggol. So ayun na nga katropa, dyan na nagtatapos ang ating video. Kinilabutan ba kayo sa kwento ni Sanju Bagat? Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Muli, maraming salamat sa panonood and see you next time!